Spirituality, pinaka-importante ang spirituality sa buhay mag-asawa. Dahil alam nyo kung bakit? Ang buhay mag-asawa is napaka-fragile. Kasi, hi guys! Welcome to my channel again. And this is Lipsthick Mama Vlog. If you are the first time on my channel, please don't forget to click the subscribe button below. And also the notification bell for you to notify my next video. Guys, nandito na naman ako. Same place. Pero yung angle ko kasi ngayon is nandito ako talaga mismo sa tabi ng saingan. Nandito na naman ako para ibahagi yung pang-apat natin na topic tungkol sa love life, tungkol sa pinamagatan doon na strengthening the relationship. Meron dong anim na topic na sa loob ng strengthening the relationship. So ngayon, ito na naman ngayon ang aking ibahagi sa inyo kung ano yung ating pang-apat na topic na sana po ito ay makatulong sa atin bilang isang pamilya, bilang isang mag-asawa. Problema, nandiyan yan, lagi yang nandiyan. Kung walang pagsubok, hindi talaga titibay. Totoo naman yung sinasabi nila na once susubukin kayo, doon nyo malalaman yung kung gaano kayo katibay, kung gaano ka-strong yung inyong foundation. Kaya kailangan talaga sa mag-asawa, wala yung emosyon. Kaya kailangan natin ang spirituality. Kasi kung wala po tayong spirituality, kung wala po tayong spiritual guidance, ang emosyon po natin is madaling pumasok sa dibdib, madaling pumasok sa utak. At dito sa dibdib at utak magstay yan. Kaya meron po mga pamilya nagkanda, sira-sira, nagkakahiwalay sila dahil lack of communication at saka lack sila sa kanilang pag-uusap nga, communication nga, lack sila sa mga bagay-bagay na hindi naman pala dapat nilang gawin bilang isang mag-asawa at bilang isang pamilya, dapat magtutulungan at dapat pag-usapan kung ano mga bagay-bagay na importante, kung ano mga bagay-bagay na dapat baguhin. Kaya nga, ang topic na ito guys, ang strengthening the relationship guys, kaya pinamagatan siyang strengthening the relationship guys at meron siyang anim na topic doon, gawa ng ang purpose nito is papaano natin magkaroon tayo ng komunikasyon bilang mag-asawa, kung paano natin i-build yung ating pamilya, kung paano tayo maging mabuting magulang, kung paano tayo maging mabuting asawa, maging mabuting mister. Hindi po ito itatanong mo doon sa kapitbahay mo, kung itatanong mo sa iyong kumpare, kumare, kumpadre, kung sino-sino pa man, kundi ang tatanungin mo dito ang iyong misis, kung gaano siya ka-satisfied sa'yo, kung anong dapat mong baguhin, kung anong dapat niyang baguhin, kung anong kailangang gawin ng mister mo na magiging strong kayo, kumbaga kung ano ang pagkukulang ng mister mo, ikaw naman mister, ikaw din misis, sasabihin mo na gusto ko ganito, ganito ang gagawin natin, ganito palang ugali ko, pagpasensyahan mo na, kung kailangan kong baguhin, tulungan mo rin ako kung paano ako mabago, dahil suportahan mo ako para maging strong tayo. At kailangan natin ang isang matibay na foundation, kundi walang iba, kundi ang pinakagitna sa ating pagsasama, ang Diyos. Dahil kung wala po talaga yung Diyos, guys, matitiwalag po talaga yung ating isang paa sa dilim. Ano yung ibig sabihin doon? Meron pong temptasyon dyan. Maraming temptasyon, guys, na kung saan man tayo na-focus, kung saan yung ating mata tumingin, meron temptasyon doon. Kaya sana guys, ang topic natin na ito is hindi natin ipagbaliwalang bahala. Lamang, alam ko po, hindi ako professional. Isang help center na inatinan na ito ang nagturo sa amin kung paano maging strong ng isang pamilya. Ito na spiritual ay makuhanan natin ng strong foundation para po kung paano natin magawa ang ating obligasyon bilang isang misis, bilang isang mister, na ang pamilya, nandyan yung lahat ng mga pagsubok sa ating buhay may asawa, na kung kinakailangan natin gawin ang lahat upang mapalapit at magiging number one talaga ang Diyos sa ating buhay, ay kailangan gawin natin yun guys. Dahil ang buhay may asawa guys, hindi lamang siya is laging masaya, nandyan po ang pagsubok, lalo na pag-usapang financial, nandyan yan. Kaya karamihan sa mga nasisirang pamilya, karamihan sa mga buhay nila is
hindi nag-work out yung kanilang marriage kasi gawa ng merami silang dinadamdam. Bakit nangyayari yun? Dahil meron po silang emosyon. Kumbaga may emosyon silang tinadala, kaya po sila bumigay. Kaya ang spirituality talaga na topic natin guys, ang topic natin ito is yung sundin till death do us part ngayon. Sana itanong ninyo yun sa inyong mga mister, sa inyong mga misis, sa lahat ng mga couple. Sana natanong ninyo yung mga katanungan na iyon, dahil yun po ang magbibigay sa inyo talaga ng strength kung paano nyo po mabawi yung inyong mga pagkukulang, kung paano nyo po nakilala na ganun pala ang inyong ugali, ganun pala kayo sa inyong mister. Kasi po ito po yung usapan na talagang magbi-build kayong dalawa, kung paano nyo mapunuan ang isa't isa, kung paano maging strong ang inyong buhay pamilya para po maging matibay at para po hindi tayo matame sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa mundo. Ngayon sa mag-asawa na nagkakahiwalay, gawa ng si ganito, may ganon. Diba? Maraming ganon. Kaya yun pong topic natin ngayon guys, yun po ang siya talaga ang pinaka-importante. Kasi bakit? Dahil ang pang-apat natin topic ngayon is, ang pamagat niya is spirituality. Bakit? Kailangan ba talaga ng spirituality? Napakamahalaga po ang isang bagay na ito guys, ang itong topic na ito guys. Dahil kung naalala nyo pa po kung saan kayo kinasal noon, kung saan kayo numpa noon, kung naalala nyo pa po yun, kaya po ito ay pinamanggat ang spirituality. Kasi yun po talaga ang pinaka-importante sa lahat guys. Kung wala po tayong guidance mula sa taas, kung wala po tayong matibay na protection mula sa taas guys, matitisod po talaga yung ating isang buhay mag-asawa. Dahil ang karamihan po talaga guys, bago tayo mag-asawa, bilang isang pamilya, bago kayo mag-aasawa, alam na po natin yan na lahat talaga will change. Big change po talaga guys kung magpapamilya po tayo. Kaya karamihan po maraming nagkakahiwalay dahil kulang po sila sa guidance. So ano ba talaga ang spirituality? Ang spirituality guys, dapat hindi niyo yun makalimutan, dahil ang spirituality po guys, kung sa ang spirituality ba na usapan na ito is about religion, wala pong religion na involved dito. Ang involved po dito kung ang ating relasyon sa taas. Ang reacting relasyon mula sa taas na ito po'y magbigay sa atin ng tibay, ng lakas, ng saya, ng pinaka-strong na foundation bilang isang mag-asawa. Kasi kung wala po tayo doon, wala po tayong guidance mula sa taas, matitisod po yung ating pamilya, matitisod po ng ating puso, ang ating paningin, ang ating pandinig, matitisod po yan. Bakit nasasabi kong matitisod? Ibig ko pong sabihin doon guys, is nandyan po ang tentasyon. Nandyan po ang tentasyon, saan ka man lumingon, nandyan po ang tentasyon. Kung wala po kayong guidance guys, kakagat talaga kayo sa tentasyon. Dahil tayo po ay tao lamang. So nandyan yung tentasyon, kung wala po tayong guidance mula sa taas, kung wala po kayong strong na relationship sa taas, guys, matitisod po talaga kayo. Kaya doon po, sa panunumpa nyo doon sa altar, kaya po marami ngayong nagkakahiwalay dahil nakalimot po sila sa kanilang sinumpa doon sa altar. Dahil ang mata po nila is hindi nakapokus sa kanilang mga spouse, kundi nakapokus po sila sa kung anong narinig nila, kung anong nakikita nila, at kung anong nababago sa kanila. Doon po sila nakafocus. Hindi po nila napofocus kung ano ang kanilang sinumpaan, kung anong patutunguhan ng ilang pinagmulan, kung anong patutunguhan ng inyong pinagmulan, kaya po marami pong nagkakahiwalay ng mag-asawa. Kaya ito po ang pinaka-importante. Sana guys, umaasa po ako na doon sa po sa ating katanungan na both of us, yun po ang pinaka-strong na katanungan. Sana po na itanong ninyo sa inyong mga mister. Kung hindi nyo pa napanood po yun, panoorin nyo po yun. Ilalagay ko pong lahat ng link na nagawa natin dito sa link sa video na ito. Sana po mapanood ninyo. At ito po yung ating katanungan. Paalala lamang guys. Nag-clap na naman ako. Paalala lamang mga kaibigan, mga friendship. Paalala lamang, kung sino po ang magsasagot,
huwag niyo pong interrupin kung anong isasagot ni Mr., kung anong isasagot ni Mrs. Guys, ito pong mga question na ito, hindi ko po ito katang isip lamang. Kundi ang question po na ito, guys, mula po sa seminar, subukan nyo po, guys, subukan nyo pong itanong, lalo na po yung mga na nagawa na nating video, subukan nyo po itanong kung ano po ang isasagot ng Mr. ninyo, kung anong isasagot ng Mrs. ninyo. Seryosong usapan po ang isang pamilya, kaya hindi po tayo hindi po natin ilagay sa biro-biro lang dahil po ang isang pamilya po ay yun po talagang pinaka-importante sa lahat. Question number one sa topic na spirituality. Question number one, how is your communion with God? Has our relationship brought you closer to Him? Ang ating relasyon ba ang nagdala sa iyo na maging mas malapit sa Diyos? Sa tagal. Question number two. Do you think we should do a purpose for our love and spiritual life? Sa Tagalog. Sa palagay mo ba dapat nating gawin ang isang layunin para sa ating pag-ibig at spiritual na buhay? Yun lamang po ang katanungan natin, guys, sa ating topic ngayon na spirituality. Sana po guys nakatulong ako. Lagi po nating tandaan kung mayroong pag-unawaan, kung meron tayong strong relationship sa taas, i-guide po tayo lagi at ilayo po tayo sa temptation. Fragile. Kasi kung wala po tayong spiritual guidance, kung wala po tayong spiritual guidance na mag-asawa, alam natin na ang buhay mag-asawa ay hindi po siya napakadali. Kumbaga, kung mayroon tayong problema at kung wala tayong guidance, nandyan yung emosyon. So ano bang nangyayari kung meron tayong emosyon? Kung meron tayong emosyon, ang emosyon po, alam na natin na ang emosyon ay maraming nagkakamali. Maraming nagkakasala dahil sa maling akala. Dahil ang emosyon, kung yan ang papasok sa puso natin at isipan, napakarami pong masisirang pamilya. Ang buhay mag-asawa is masaya. Masaya siya talaga kung pareho kayong guided. Kung pareho kayong iisa ang inyong pinaplano, nagbibigayan kayo. Ang sikreto po sa mag-asawa, kung ano man ang plano ng isa at gustong sabihin sa iyo, suportahan mo. Pero kung medyo ayaw mo doon, as in, magawa nyo pareho kung anong pinaplano ng isa, suportahan ng isa. Bilang isang misis, bilang isang mister. Ano? Ano sa sakit?